good morning, I'm back. This is Tom Brusas. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, Rabiya Mateo, mahihirapan daw sa Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes! Usapang Miss Universe nga po tayo ngayon. Oh my God, nakaka-excite. Nung nakaraang taon nga po, ay talaga naman na-excite ang lahat ng maglaban-laban ang mga kandidata natin dito sa Miss Universe. Talagang mainit din pinag-usapan nung nakaraang taon. Ito nga si Miss Indonesia na si Federica, at saka naman si Miss Thailand na si Pawin Suda, at syempre ang kandidata natin ng Miss Philippines ay wala na iba kundi si Miss Gazini Ganados. Lahat talaga ay medyo talagang naging palaisipan kung ano ba makukuha ba ni Gazini Ganados yung back-to-back win, at Miss Federica na ba ang mananalo ng bagong Miss Universe, o si Miss Thailand ba. Talagang naging mainit ang usapin, but guys, syempre lahat talaga ay excited noon kasi gusto nga malaman kung kaya ba ni Gazini Ganados ang masukit ang corona ng Miss Universe para sa back-to-back win. So, yon. So, kaya naman guys, talaga naman yung resulta ng Miss Universe noong nakaraang taon ay medyo nalungkot ang Pilipinas kasi nga naman umabot tayo sa top 20, samantalang ang Miss Indonesia ay pumalo hanggang top 10 at ang Thailand ay pumalo ng hanggang top 5. But guys, ngayong taon, mainit ulit pinag-uusapan ang tatlong bansang to kasi tinitignan nga nila kung ano ba, sino ba ang makakasungkit ng corona ulit sa kanila, sino ba ang papalo, sino ba makakapasok. So ngayong taon na to ay muling pinag-uusapan ang bansang Indonesia, Thailand, at Philippines. So yun, talaga naman excited ang lahat kasi lahat naman talaga ng kandidata mula sa mga bansang nabanggit natin ay palaban. At masasabi ko na talagang, ay nako, walang tulak kabigin. Talaga neck to neck ang labanan. So yun, medyo mahirap ang competition, but guys, syempre, depende yun sa kandidata kung paano sila lalaban ng gusto dito sa Miss Universe. So yun. So marami nga nagsasabi na mukhang mahihirapan daw ang Pilipinas. Ikaw ba, naniniwala ka ba na mahihirapan tayong masungkit uli ang corona? O mahihirapan ba tayo na makapasok sa top finalist ng Miss Universe? Ano guys tingin mo? So yon. So simulan natin. Simulan po natin kay Miss Indonesia. Si Miss Indonesia ngayong taon na to ay masasabi ko yung kandidata nila ay wow, ang ganda, matangkad, matalino. So yon, pang supermodel pa. So yun nga, wala nang iba kundi si. So si Ayo Maulida. So talaga naman masasabi natin, ay nako, medyo nag-level up ngayon ang Miss Indonesia. Kung nakaraang taon ay talaga naman ang kinuha nila ay isa sa mga pinakamagaling pagdating sa communication skills. But sabi ng ganon, hindi mangyayari yung nangyari sa kanya, di ba? Kasi di ba si Federica nung nakaraang taon ay from Australia din. Si Catriona Gray is from Australia din. So yon. So parang iniisip siguro nila kapag galing ka dito ay baka pwede ka nang manalo, di ba? So yon. Guys, hindi po ganun yon. Ang ano diyan, kung gaano ba kagaling talaga yung kandidata, kung paano siya makikipag-game dito sa Miss Universe, di ba? Kasi Miss Universe is about of game of the candidates. Yung alam mo yon, yung kailangan talaga yung best of the best dapat yung ipinapadala. Kaya naman ako, naniniwala ako nung nakaraang taon, ang laki sana ng potential ni Federica masungkit ang corona. But guys, syempre, hindi niya siguro destiny pa. But ngayon taon na to, umaasa ang Indonesia na makukuha nila ang corona dito nga kay Ayo Maulida. So si Ayo Maulida ay talaga namang tinitrain nila ng gusto, at ang kanyang advocacy ay education din. So yon, nako, nakakaloka, katulad din ni Rabiya, no? But guys, syempre, tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung ano ang kayang ipakita ng Indonesia sa darating na Miss Universe. But naniniwala ako na paghahandaan ito ng gusto ng Indonesia. Kasi, alam mo yun, sobrang tagal na rin naman, wala pa silang nakukuhang corona dito sa Miss Universe. Kaya naman, kung nagkataon, ito ang kauna-unahang mananalong Miss Universe. So yun, so ako nakikita ko malaki ang potential ng kandidata ng Indonesia ngayon sa Miss Universe, at nakikita ko na pwede talagang makasungkit ng corona ang Indonesia ngayong taon na to. But guys, syempre, titingnan muna natin kung paano pinagandaan to ni Ayu. Diba? So, yon. But ngayon guys, may isa pang kandidata na sinasabi nila na mukhang ito na makakasungkit ng corona kasi nung isang taon pa binibigay talaga sa kanila ang corona ng Miss Universe. Ito nga ay wala nang iba kundi ang
Miss Thailand. Miss Thailand talaga na masasabi natin, consistent din ang pagpasok nila sa semifinals, no? Hindi lang basta semifinals, umaabot pa sila sa top 5. Ito nga, noong 2015 ay naging top 10 finalists sila. And then, noong 2016 naman ay pumalo sila hanggang top 6 finalists. And then, noong 2017 naman ay naging top 5 pa. And then, talagang ayaw magpaawat kasi noong 2018 ay pumalo din sila nung, di ba, sa top 10. And then ngayon naman, noong 2019 naman ay pumalo naman talaga sila sa top 5. Kung iisipin mo, konting-konti na lang talaga ay makukuha na nila yung corona. Noong isang taon, talagang isa rin sa mga pinag-usapan ang kandidata ng Thailand na wala ng iba kundi si Pawin Suda Durin. Medyo talaga nabash-bash talaga itong si Pawin Suda kasi nga medyo copycat nga daw kay Katriona Gray, o di ba? So yon, so mali din kasi talaga yung technique ng Thailand nung nakaraang taon, yung game plan nila. Para kasi ayun nga, pinatay nga nila kay Katriona, tulad nga ng sinabi ko, kapag may ginaya ka or gaya-gaya, nako, malabo kang makasungkit ng corona, huwag kang umasa dyan. Kasi ayaw ng Miss Universe yung nakikita nila na ginagaya. At saka, naniniwala ako ang Miss Universe Organization, gusto nila taon-taon something new. Parang yon, bago dapat lagi. So dapat yung mga kandidata, yung may sariling style, maging authentic nga na tinatawag nila sa mga sarili nila, ipakita talaga nila kung sino sila. Kasi yun talaga yung gusto ng ano, yung may sariling unique, may sariling identity, may sariling unique, hindi yung nagagaya ng taon-taon. Kaya ako, hindi ako naniniwala kapag yung kandidata ninyo ay pinatay ninyo doon sa nakaraang Miss Universe, ay nakuday, huwag nyo nang asahang manalo yan kasi malabong manalo yan. But ngayon talaga mainit na pinag-uusapan itong si Amanda Obdam dito nga sa Miss Universe. Ang Miss Universe Thailand kasi ngayon talagang pinaghahandaan nila ng gusto ngayon kung paano nila susungkitin ang corona. Guys naman kasi sa sunod-sunod naman na pagkakapasok nila dito sa semifinals, ngayon naman talaga ay gusto na nila masungkit ang corona. Sabi nga nila, pinag-usapan nila noon nakaraan, bakit daw ang Philippines nga daw ay ang dali-dali lang daw makasungkit ng corona. Kung nagawa daw ng Pilipinas, kaya daw gawin ng Thailand yan. Kaya naman ngayon, ang pambato nila ay talagang sinabi na nila na kailangan may sariling identity, may sariling authentic ang pagkatao, yung alam mo yon. At eto nga si Amanda, lahing Canadian. So, yon, at magaling talaga mag-English. Pero, substance, I don't think so. So, medyo dapat talaga mag-practice talaga sila pagdating sa Q&A. Yung alam mo yon, yung kusang lumalabas, yung the way magsalita, kasi dapat doon sila tumutok, yung communication skills. Kasi akala kasi nila kapag nakakapag-English na ay okay na, kapag nakakaintindi na ng English, akala nila okay na. Pero dapat maintindihan talaga ng Thailand na dapat ang kandidata nila ay yung may sarili talagang, alam mo yon, yung nung magsalita, dapat talaga yung naiintindihan kung ano ang meron at kung ano yung pinag-uusapan. Kaya ngayon taon na to, si Amanda ay umaasa sila na makakakuha na ng corona this year. Nako, sana naman Thailand, kasi nung 1984 pa silang hindi nanalo, di ba? Last silang nanalo. So ngayon guys, talagang sobrang tagal na rin yung hinihintay ng Thailand. Ako, para sa akin, kung sila na ang mananalo ngayong taon na to, okay din lang. Kasi sobrang tagal na rin naman, di ba? But guys, syempre, ilalaban ko yung kandidata natin dyan na wala nang iba kundi si Miss Rabiya Mateo from the Philippines. Yes! Rabiya Mateo, marami nagsasabi na ako si Rabiya, ang liit. Nako si Rabiya, mukhang mahihirapan sa Miss Universe. Nako si Rabiya, hindi mananalo. Ang dami talaga nagko-comment na ganyan. Guys, bakit hindi tayo magtiwala sa sarili natin produkto? So ako, para sa akin, si Rabiya Mateo, mataas ang kumpiyansa ko na baka naman siya makakuha ng corona ngayon taon na to. Kasi naman guys, imagine ninyo, gumamit ng agimat ang lola ninyo at gumamit ng may sariling kamandag, di ba? Kung iisipin mo, talagang destiny talaga ang nagdadala kay Rabiya Mateo patungo sa Miss Universe. Nung una, lumabas siya ng Miss Iloilo. It's the first time niya yung experience. But guys, sa dami ng mga contender doon, ay siya ang nagwaging Miss Iloilo Universe. At pinadala nga siya dito sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Universe Philippines naman, nakita ninyo, talaga naman ang dami rin magagaling. Ang daming top contender. But guys, syempre, pinataob lahat yun ni Miss Rabiya Mateo. At talaga naman masasabi ko, ay nako, mukhang may kamandag at agimat itong si Rabiya. Pagdating sa coronation night, ay nagwawagi ang lola ninyo. Ako,
tumaas yung kumpiyansa ko kay Rabiya mula noong, kasi nag-uusap kami noon dati ni Rabiya, natatandaan ko, sinasabi niya nga sa akin, ay naku mama Sam, makarating lang ako sa top 5, okay na ako. Ay naku mama Sam, talagang gusto kong sumali sa Miss World. Miss World kasi talaga yung target niya. But guys, hindi lang Miss World ang binigay sa kanya, universe pa. At talaga naman nakakaloka kasi nasupresa ako kasi hindi ko rin inaasahan. To be honest, alam ko si Rabiya Mateo ay magaling pero hindi ko inaasahan noon na nako, baka siya ang makakuha ng corona kasi sa dami nga ng top contender and then baguhan din lang. Ayun guys, natuto na tayo doon. Dapat guys, huwag nating ismuling yung mga baguhan, huwag nating tignan kung ano ba yung kakayahan na meron sila kasi hindi imposible. Sabi nga ganun nila, maliit daw si Rabiya Mateo. Nako, baka si Rabiya Mateo nga ang makasungkit ng corona. Hindi yan sa liit, hindi yan sa tangkad. Nasa determinasyon niya ng kandidata at nasa galing kung paano siya makikipag-compete, kung paano siya maglalaro. But sa ipinakita ni Rabiya Mateo, ay wow! Talagang alam ko at naniniwala ako sa kanya ngayon na alam niya kung paano lalaruin ang isang pageant. May talagang agimat itong si Rabiya Mateo na masasabi ko, she know how to play. Parang chess lang yan guys. Alam niya kung kailan siya dadama at alam niya kung kailan siya papalo. So yon, kaya naman ako, hindi ako natatakot para kay Rabiya Mateo at naniniwala ako na kakayanin niyang makasungkit ng corona dito sa Miss Universe. Maniwala kayo sa akin guys, pupusta ako sa inyo. Si Rabiya Mateo, ay nako, pwedeng makarating hanggang top 5 at pwede pang manalo ng Miss Universe this year. So yon guys, kaya naman ang tabayanan natin at suportahan natin itong si Rabiya Mateo. Malay naman natin, siya na pala ang ikalimang Miss Universe ng Pilipinas, 'di ba? Malay natin destiny niya. Saka malay natin pinanganak talaga siyang Miss Universe kasi kung iisipin mo nga yung kanyang destiny, 'di ba? Parang nahihirapan man siya pero doon talaga siya dinadala. Kaya ako guys, naniniwala ako na si Rabiya Mateo ay may ibubugang sa laban ng Miss Universe. So yon. So guys, ano ba sa palagay ninyo? Si Miss Indonesia na ba ang makakakuha ng corona? Ano masasabi ninyo kay Miss Indonesia? Baka naman si Miss Thailand na. Guys, ano ba? Kung si Miss Thailand ba ang mananalo, ay okay ba sa inyo? Ano bang opinion ninyo dyan? At of course, kung si Rabiya Mateo mahihirapan daw makakuha ng corona, anong say ninyo dyan? Guys, comment below para naman malaman natin kung ano naman ang opinion ninyo. I-share po ninyo yan. So yon, di ba? So yon, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa channel ko. At of course, sa lahat po ng talagang sumusuporta sa akin at nanonood po dito sa video ko. Alam ko minsan hindi po talaga perfect yung mga sinasabi ko ha. So yon. So maraming salamat po sa inyong lahat kasi nandiyan dyan po kayo at patuloy ninyo ako sinusuportahan. God bless you all. Hindi ko po alam kung paano kayo mababalikan ng pagpapasalamat. But guys, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. So yon, shoutout po sa inyong lahat. Nakakalimutan ko kasi ilista yung mga pangalan ninyo. Kaya sa mga susunod nating video, isa-shoutout ko po kayo, promise. So yon. At syempre, sa inyong lahat po, God bless you all. Lagi lang po tayo magdasal, manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya dahil wala pong imposible sa Diyos. Sabi ko nga ganon yung nangyari po sa Katanduanes, ipag-pray po natin sila at naniniwala ako makakabangon uli ang buong Bicol, di ba? At naniniwala akong tutulungan sila ng Diyos at maraming taong tutulong sa kanila. So yon, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayo magdasal, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon, maliit man o malaki ang ating nakukuha. At syempre, gusto ko rin po pasalamatan si Rona LB. Hi Rona! And then of course, ang aking twin sister na si Kayling Yang. Hi Kay! And of course, si Mama Jem na walang sawang sumusuporta dito sa akin. So maraming salamat. At sa inyong lahat, maraming salamat po. So yon, hanggang dito na lang po. Always keep smiling and always keep praying. Sabi ng ganon, walang imposible sa Diyos. Kaya maniwala lang tayo sa Kanya. So yon, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin talakayan. Paalam!